mahihiling mag-tennis, may nauuso sa Pilipinas na racket sport na ilang dekada nang nilalaro sa Amerika. Alamin natin yan sa Sports Bite, hatid ni Jonathan Andan. Kombinasyon ito ng tennis, badminton at ping-pong. Ang nauuso at lumalaki ngayong racket sport sa Pilipinas, ang pickleball. Ganyan itong bola, gawa sa plastic, tapos may mga butas-butas siya. So magaan lang ito. Pati yung kanyang paddle, gawa sa carbon fiber, may ibang gawa sa fiberglass. So very lightweight lang din ito, kaya madali siyang iswing. Ang court nito, mas maliit kaysa sa tennis at kasukat lang ng badminton doubles. Medyo mabilis makapawis. Beginner-friendly ito at pampamilya dahil bata man o matanda, kayang laruin. Mahirap sa una pero masaya. Maganda siyang bonding na mag-ina or kahit sino sa family kasi madali lang siyang matutunan. Tingnan mo ako, ha? 73 years old, I can play with that 15-year-old guys. I can compete. Get out and enjoy while you are still kicking. 1965 pa ito nagsimula sa Amerika, pero sa Pilipinas, sumikat ang pickleball nitong pandemya, kung kailan din naging pickleball players ang tennis players na sina Leander Lazaro at Kim Saraza. Naging pambato sila ng Pilipinas sa pickleball competitions abroad. In less than 15 minutes, pwede mo na siyang malaro, as in a match. Hindi kagaya ng ibang sports na it will take years pa or months bago mo malaro. Yun yung pinaka-main goal namin nila. Maging part siya ng national sports natin sa Pilipinas. Kasi ngayon hindi pa siya part eh. Kumbaga parang nasa demo pa lang tayo. Umabot sana sa SEA Games. Tuwing weekend ng buong Mayo, pwedeng subukan ang pickleball games sa BGC Taguig mula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.